gagawin, meron ako ditong 500 grams ng chocolate bar. I-slice ko to ng pinakamaliliit na kaya kong gawin. And then, tutunawin natin siya. Pwede nyo tong tunawin sa microwave and i-check nyo every 30 seconds. Pero, ang gagawin natin ngayon ay itutubog lang natin yung ating bowl sa mainit na tubig. Pwedeng-pwede nyo yung gawin. Pwede rin kayong mag-double boiler. Mas maliliit na hiwa ng mga chocolates, mas mabilis siyang matutunaw. Dahil sa properties ng chocolate, mabilis ang melting point at freezing point nito. Kaya ito ang pinaka-safe na paraan para mag-melt ng chocolate. Kasi kapag masyadong malakas yung inyong apoy o matagal siya sa microwave, malaki ang chances na masunog yung inyong chocolate at hindi nyo na siya magagamit. So, after 5 minutes ng continuous mixing dito sa ating bowl ng may mainit na tubig, makikita nyo na nag-melt na completely yung ating chocolate. Nakuha tayo ng ganache na ang ratio ay 2:1. 2 parts ng chocolate at 1 part ng cream. Pwede kayo ditong gumamit ng all-purpose cream o kaya whipping cream. Ito ay 500 grams ng chocolate. Gagamit tayo ng 250 ml ng whipping cream. Dahil may kalamigan yung aking whipping cream na nailagay at hindi ko siya naiset sa room temperature, makikita nyo na namuuka agad yung ating chocolate. Pero as long as well blended siya, ay okay na ito. So for this recipe, ang napili kong gamitin as container ay itong 8-inch na round pan. Ito ay tag-15 pesos sa mga baking store. Kaya ito ang napili ko kasi kadalasan naman sa mga viewers natin ay ginagamit yung ating recipe para ipang negosyo. Pero dahil marami din tayong viewers na ginagamit lang yung recipe para sa pambahay nila, ipoprovide ko yung recipe sa description box na 1/3 nito kasi dito sa recipe natin makakabuo tayo ng 3 chocolate chip pie. Ito ay nilagyan ko na ng cling wrap kasi dito tayo magbe-bake mamaya ng ating chocolate chip pie. Pero dito ko din ipoporma yung ating chocolate ganache para kapag pinasok natin siya dun sa ating cookie dough, eh saktong-sakto na siya. Para din pantay-pantay yung ating pagdidistribute ng ating chocolate ganache kada isang pie, titimbangin ko to. Basically, meron tayong nasa 800 plus grams ng ating chocolate ganache. So, maglalagay ako dito ng nasa 280 kada isang pie. Ngayong naiporma na natin yung ating chocolate ganache, ilalagay ko muna to sa ref o kaya sa freezer para mag-set. At para dito sa ating cookie dough, ang gagamitin kong recipe ay yung recipe natin ng chocolate chips ahoy. Pero magbabago tayo kasi doon gumamit tayo ng kapeng barako. Pero this time, gagamit tayo lang ng instant coffee powder. And then, gagamit ako dito ng melted butter, ito ay 1 cup o 1 bar. And maglalagay ako dito ng 1/2 tablespoon ng coffee powder. Pagkatapos ay maglalagay na tayo dito ng 2 pirasong malaking itlog. Then, mimix lang natin. Ating recipe ng chocolate chips ahoy, gagamit ako doon ng 1 1/2 cup ng sugar. Pero this time, kasi meron na tayong feeling na chocolate ganache, ayaw ko naman din masyadong maging matamis na nakakaumay na yung ating cookies. So maglalagay lang ako dito, o magbabawas ako ng sugar ng 1 1/2 cup. So 1 cup lamang ang ilalagay ko dito sa ating recipe. And then maglalagay na rin ako dito ng 1 teaspoon ng salt. And mimix lang natin ito o ikikrim natin siya. Kapag katunaw na yung asukal, maglalagay ako dito ng 3 teaspoon o 15 grams ng baking powder, ang 1 teaspoon ng baking soda o 5 grams, at saka 2 tablespoon ng bread flour o 20 grams.
Tapos, maglalagay na rin ako ng 1/2 cup o 70 grams ng milk powder. Pwede kayong gumamit dito ng kilala nating brand katulad ng Bear Brand, ng Alaska, Nido, o kung ano yung available sa inyong milk powder. Pero ito, ginagamit ko ay yung milk powder na pang baking talaga, which is Milk Boy. Meron ding ibang brand nito na Farmland, pwedeng-pwede nyo rin itong gamitin. And then, mimix lang natin to. Meron ako ditong 3 cups ng cake flour. Bakit cake flour yung ginagamit ko? Kasi kapag cake flour yung ginamit nyo, yung outer layer ng cookie nyo ay talagang malutong. Kaya mas gusto ko to. And yung inner layer ng ating cookie, medyo talagang chewy talaga yung kinakalabasan compare kapag all-purpose flour yung ginamit. Kaya I suggest na talagang kung gagawa kayo nito, ay sundin nyo ng buo yung recipe. So ilalagay ko lang ito dito. Tapos na natin i-mix. Dun sa ating recipe ng chocolate chip ahoy, hindi ako naglagay ng nuts, pero this time gusto kong maglagay ng nuts kasi ayoko nga itong maging masyadong matamis kasi since mas malalaking portion yung serving size nito, kaya ang gusto ko yung talagang makakain mo ng buo yung malaking serving. Kaya ngayon maglalagay tayo ng 250 grams ng nuts. Ito ay almond nuts, pero pwedeng-pwede ka rin at nasubukan ko na rin gumamit ng pangkaraniwang nuts. Pero I suggest kung gagamit kayo noon, mas maganda kung sa oven o iro-roast nyo sa oven compare sa inyong ipa-fry dun sa oil. Kasi masyadong nangingibabaw yung lasa ng manika pagka pinirito mo to sa oil compare dun sa subtle flavor lang nung mani na malalasahan mo kapag nilagay mo siya sa baked products kapag ito ay roasted. Kaya kapag gagamit kayo ng mga mani sa mga baked products nyo, mas masarap ang kakalabasan kapag ito ay raw sa oven. Madali lang naman yung gawin, i-preheat nyo yung oven sa 150 degrees Celsius and then ipasok nyo yung mani and then mga nasa 15 minutes ay okay na yun and then nakatipid pa kayo sa oil. And ilalagay ko lang itong ating nuts. And then yung ating star ng ating chocolate chip dough, maglalagay tayo ng 2 cups ng chocolate chip. Pwede kayong gumamit ng ibang brand na gusto nyo, pero make sure na quality yung brand na gagamitin nyo para talagang masarap yung kakalabasan ng ating product. And then imimix ko lang to hanggang ma-scatter na yung mani at saka chocolate. So kapag well scattered na yung ating mga nilagay, mas maganda kung i-rest natin to overnight, pero ako i-rest ko lang to siguro ng nasa 2 oras para lang mas mag-darken yung color niya and mas maging masarap yung lasa nito. So i-rest ko muna to sa ref for 2 hours and babalikan na natin siya mamaya. After ng 2 hours, matigas na yung ating ganache. Itatabi ko muna ito para naman malagyan na natin ng grease itong gagamitin nating baking pan. Ito lang ng grease, ng margarine, pwede rin kayong gumamit ng butter o kaya ng shortening. So meron tayo ditong 1,600 na cookie dough. I-divide natin siya sa 6. So magkakaroon tayo dito ng nasa 260 plus na grams kada ating hatiin. I-divide na natin yung ating cookie dough into 6. Ilalagay na natin siya dito sa ating baking pan. And ipipress lang natin siya hanggang sa pumantay na at least yung kanyang dapat.